Department of Health reported 34 new COVID-19 cases. It says there are now a total of 10 coronavirus cases in the country. As recommended to the Office of the President for the declaration of a state of public health. Duterte has declared a lockdown of the capital Metro Manila after raising the maximum alert level in response to the coronavirus. Land, domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 15, 2020. Yo, what's up with you guys? So, today is Sunday, it's March 15. Naka-community quarantine ang Manila. Kaya... Nagka-quarantine ako dito. Yan. Bukod sa community quarantine, may sariling quarantine siya dito. Wow! Ginagawa mo! Let's stay indoors. Eh, tulad ng ginagawa namin ngayon, nandito lang kami. Simula kahapon Saturday, di kami lumabas ng bahay. Hanggang ngayon Sunday, di kami lalabas. Yung church namin later is via online as preventive measures na rin para hindi mag-create ng gathering. Dito lang kami buong araw. So, sinong nanood nung announcement ni Duterte nung last Friday, I think, Friday night? Isang tip ni Duterte is to stay indoors. Mamasyal lang muna tayo sa bahay natin, baka meron pa daw tayong hindi napupuntahan doon. So, yes, President. Susundin namin yon. Try natin tumambay dito sa kusina kasi hindi pa ako nakakatambay dito, ever. Since naka-community quarantine tayo ngayon, nandito na tayo sa bahay, bakit din natin tambayan yung kusina? Pwede pala tumambay dito sa kusina, no? Magaling! So, yun guys, pagkatapos natin tumambay sa kusina, tatambay naman tayo sa ilalim ng dining table. Ayan na pang ginagawa mo yan! Tumatambay ako dito! Naglilinis eh! Labas ka na dyan! Lot of boring math later. Ngayon, nandito naman ako sa balcony namin. Ito, walang magawa. Relax lang. Tingin-tingin lang ng cellphone. Nga pala, ano ba iniisip ko dito? Wala lang. Ganyan lang, walang magawa eh. Home quarantine eh, kaya nasa bahay lang. This was last weekend. Pero syempre, sa weekdays, work from home kami. Ano bang sinasabi ko dito? Kaya mo na nga. So what's up with you guys? Today is March 17. Ngayon yung date ng community quarantine and as announced last night, ngayon ang day 1 nung enhanced community quarantine. So ano ba yung community quarantine? Yung enhanced community quarantine is medyo mas mahigpit. Bawal na lumabas tsaka pumasok ng Metro Manila. Tsaka, all public transportation is suspended. So, walang masasakyan. Actually, kagabi, sinubukan kong mag-check ng Grab. Wala na. Suspended na. Mas intense siya. Mas enhanced. Kaya nga enhanced siya na community quarantine. Kasi mas sobrang lilimitahan yung mga
galaw sa loob ng Metro Manila. Kaya yesterday, it has been decided na rin ng office namin na mag-work from home kami. Kaya itong ginagawa namin ngayon. So, yan si Che. Working. And yan yung workstation niya. Yan. So, dyan ang workstation niya. And ako naman, ang workstation ko is dito. Yan. So, work from home talaga kami as preventive measures para rin sa safety ng mga employee. So, hindi pa sure kung hanggang kailan talaga to itong setup na to. But everybody knows na syempre maapektuhan yung business. Siguro good communication lang. Maitatawid pa rin naman namin yan. Although sigurado maapektuhan talaga kasi yung mga project sites namin is tigil trabaho ngayon. Oh no! Kaya dito lang kami sa bahay. Stay at home lang. Guys, ano ba yung enhanced community quarantine? So ito yung sabi sa balita. Ang enhanced community quarantine ay manatili sa bahay lamang. Bawal lumabas. Huwag kayong lalabas ng bahay. Sa loob lang kayo ng bahay. That's number one. Next! Pin! Inis ka! Pin! Inis ka! Okay. Take two. Next, ang pangalawa ay suspendido ang transportasyon. Ayun. Suspended ang lahat ng public transportation. Walang bus, walang jeep, walang grab, walang angkas. Tinry ko kagabi, wala na talagang grab. So, I just don't know. Hindi kasi kami lumalabas, nanonood lang kami ng news. Kung wala ba talagang transportation sa labas o baka limited lang. Posible naman wala, no? Baka meron din. Pero limited lang. So, that's number two. Next, pangatlo. Sabi dito, kontrolado. Kapag your area. Anong area? Here. Wait lang guys, ha? Next, ang pangatlo is, kontrolado ang serbisyo para sa pagkain at kalusugan. So, hindi naman sinabi na walang pagkain at walang serbisyo sa kalusugan. Kontrolado. Kaya huwag kayong magpapanik. Kasi, kontrolado. Weh, hindi nga. Kontrolado yan. Weh, totoo ba yan? Kontrolado nga. Weh, hindi nga. Kulit mo naman eh, kontrolado nga. Hindi naman totoo yan eh. Sinabi na nga, kontrolado nga. So, yung pang-apat naman is yung mas maraming uniform personnel ang nakakalat, naka-deploy para ipatupad yung enhanced community quarantine. So, sino-sino ba yung mga yun? Siguro yun yung mga police, yung mga sandalo. Maybe meron din mga medical frontliners dun sa mga checkpoint para mag-check up, mag-control. Pero most likely, puro mga sandalo tsaka mga police yun. Kasi sad to say, lahat, hindi naman lahat sumusunod, merong pasaway, kaya minsan kailangan talaga ng bantay para sumunod tayo. Guys, recap ko lang kung anong meron sa enhanced community quarantine. Number 1, manatili sa bahay lamang.
Number 2, suspendido ang transportasyon. Number 3, kontrolado ang mga serbisyo para sa pagkain at kalusugan. And last, number 4, mas maraming uniform personnel para ipatupad ang quarantine. Now we know, and let's cooperate, guys, para malagpasan natin tong crisis na to. Time check, it's 11:25 and mayroong presko ng Malacanang, so panoorin natin, guys. May presko ng Malacanang. So dito ko na tatapusin yung vlog ko. Additional tip lang sa mga naka-home quarantine sa ating lahat. Lagi tayong manood ng news. Huwag tayong magpanik. Relax lang tayo. So if you like this video, don't forget to comment, like, and subscribe. And I'll see you on my next vlog. Bye!